Heyo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayong napaka-init na reaction video mula dito kay Boss Rich Don. At eto nga, General Casimero nagbigay na ng pahayag dito sa kanyang mga haters at ultimo sa naging kumpare nga rin niya noon. At dito mga kapenyo, no, sinasabi nga ni General Casimero na kung pwede lang sana kalimutan na natin yung mga awayan natin noon. So sobrang lupit talaga ng binigay na payo dito ni General Casimero, dahil talagang ibang general, no, ang nakikita nyo, at talagang sobrang maunawain at napakabait talaga nito ni Utol, kaya pinagpapala ng Panginoon. At tara mga kapenyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay nga natin panoorin dito kay Boss Rich Don. Oh yan, Tol. Champ, successful. Kahit ikang problema tayo, talagang pinatay mo si Saul. Ngayon, anong masasabi mo sa mga taong nasa likod mo na pilit binabagsak ng mga haters at ng mga bashers? Yan. Yan, maganda marinig. Yung mga tao marinig ko na sa likod ko na pinipilit na binabagsak. Ano, huwag nyo nang pansinin yung mga tao na yan. Kasi kayo, nandito kayo sa akin. Yun ang pinaka-the best yun. Nandiyan kayo sa akin, tumutulong, at nagtutulungan tayo. At para din naman sa akin, nandiyan kayo, masaya ako na nandiyan kayo. Dahil pag walang makalapit, walang makalapit. Lahat, tapos pagkain, nandiyan, masasarap. Lahat, mga advice. Yung mga tao na yan, kalimutan na natin yan, kung sino man yan sila, kung ano man yan natin, kilala naman yan natin dati. Oo, nagkakilala tayo. Memories, yung memorable na mga moment natin, kung gusto mo i-keep yun, kalimutan mo na kung anong pangalan niya. Kalimutan natin kung may mga sama tayo ng loob. Kasi kalimutan na natin yan, kasi nakaraan na yan eh. Yun ang pinakamagandang narinig ko rito kay Champ Casimero, no, na kung saan eh talagang kalimutan na nga raw yung nakaraan. Total, may pinagsamahan na nga naman din daw sila. At bukod doon, i-keep na lang yung memories kung gusto nga raw i-keep nila yung memories na magkakasama nga sila noon. At talagang kung ako rin ang tatanungin mga kapenyo, much better, no, na magkalimutan na at tapusin na nila yung mga namamagitan sa kanila para maiwasan na rin at magkaisa na rin tayo lahat, no. At saka ngayon darating na Pasko, eh sana talaga, no, eh magkaayos, no, etong mga basher ni Utol Jarrell. Alam naman natin mga kapenyo eh kung sino rin yung kalaban ni Utol Jarrell. Maganda rin, no, yung mga biginigay na advice dito ni General Casimero. Talagang makikita nyo yung nasa puso niya yung kanyang sinasabi. Talagang mabait talaga itong si Utol. Pero hindi na pwede na magsama tayo. Ayun. Pero kahit man pilitin man natin sa sarili natin, idikdit ko man sa'yo, ikaw wala ka lang gusto sa akin. Ano man ako. Kumbaga, sinasabi ni Utol dito kasi may barrier na, no, at saka may lamat na kasi. So, kumbaga, hindi na pwedeng maibalik talaga yung dating magkakasama sila. Yung dating saya na kasama nila si Utol, hindi na talaga eh. Kumbaga, may lamat na kasi mga kapenyo. Kaya pang kay Utol dito, eh, kalimutan na nila yung mga samaan ng loob at yung mga awayan. Wala ako na magano. Pero wala tayong karapatan sa isa natin. Pero para naman sa ating, may mga pamilya tayo, may mga anak tayo, madadamay na yung mga pamilya natin. Dahil sa away natin. Dahil sa away, marinig, ganun. Pangit kasi pakinggan eh. Tayo lang yung pinag-usapan ng mga tao eh. Kita nyo mga kapenyo, si Champ kasi meron na, no, yung parang nakikipag-ayos dito, no. Kumbaga siya na yung nag-ceasefire, no. Siya na yung nagsalita dito na, kumbaga nga naman, dumarating na yung henerasyon nila na may mga pamipamilya na sila. Siyempre, pangit nga naman kung maririnig yun ng mga anak-anak nila na, ay, kaaway mo pala si ganito. Ay, kaaway mo pala si ganyan. So, kumbaga parang kay General dito, ceasefire na. Kumbaga tapusin na yung mga nakaraang awayan nila at sana matahimik na, no. Kung may galit ka sa akin, pwede mo naman ako i-text, i-chat. Oo, tama. Pag-usapan nila. Kalimutan na natin. Yun, ano ko lang, yung mga tao, maraming kasing nadadamay. Pero yung payo ko lang, bilang ako yung bunso, eh, ako pwede magpayo, no, kasi ako yung bunso eh. Pwede. Pwede.
So, ibig sabihin ni Janriel na bunso, parang siya samahan nila, eh siya pala yung parang bunso-bunso, no? So, kumbaga, eh, parang ibig niya sabihin, hindi daw siya pwede magpayo dahil siya yung bunso. Pero, napakaganda ng sinabi rito ni Janriel, no? Kasi, ito yung nangangahulugan na nakikipag-ayos na siya dito nga sa mga nakaalaban nila o nakaaway nila, kung sino man. At alam naman ang mga tao yan, kahit ako, alam ko. Pero, syempre, hindi tayo nakikialam. Parang ang atin, eh, talaga pinaparating natin etong mensahe nga ni Utol Janriel sa kanila. Pero yun lang, kalimutan na natin yan sila. Kasi hindi na mangyayari talaga na mapasakin nila pa ako. Oo. Kasi nandito na tayo. Wala na talaga. Bagong binuo natin na, hindi na ito bago eh. Matagal natin binuo ito. Yung ngayon, bago natin, yun na yung tuloy natin. Yan yung masarap pakinggan, mga kapatid. Yan yung sinasabi ko nung nakaraan pa, no? Na sana nga ako talaga, sa totoo lang ha, na gusto ko sana, no, both parties na talagang sa tagal ng awayan nila, na sobrang tagal na talaga, eh sana talaga, no, na maging maayos at mapayapa na. Which is yun naman talaga yung napakaganda. Nakaraan ng mga pangit o nakalipas, palagpasin na natin yun. Tama, at saka, oo. Ano pa bang, bakit ba ba natin kukunin yung mga sipat yan ng mga tao o yung mga bato nila? Dahil wala na tayo sa kanila. Hindi na natin yan, ano sila. Ano pa bang ano natin sa kanila? Bakit pa ba natin paniwalaan yung mga sinasabi nila? Dahil alam naman natin yung mga pinagsasabi nila, puro na lang negative, pangit. Oo. Pero tayo, masasaktan tayo kasi tao tayo, marinig natin. Kaya gusto natin magbiba sa kanila. Magsawa din mga tao na yan. At saka mahihiya din yan sa mga kung may mga kamag-anak sila. Bakit ginaganon ka? Hindi, ginaganon kasi niya ako eh. Niyos na yun, bakal ko lang. Ano, parang ano eh. Totoo naman talaga yung mga kapenyo, no? Kasi yung mga kamag-anakan din nila, yung mga magulang nila, kumbaga naririnig din niya, nasasaktan din sila. Bawat parties, sa pamilya, katulad ng pamilya nila Casimero, ganyan. Naririnig din nila kasi yan eh, yung mga sinasabi, ganun din sa kabilang kampo. Hanggang sa nagkakasakitan lang sila, lalo lang lumalala yung sitwasyon, tapos meron iba na nakikialam na. So, kumbaga, parang kay Casimero, eh parang dito pa lang, ayusin na natin, tapusin na natin kung ano man yung problema, kung may issue ka pa sa akin, i-message mo ko. Which is, napakaganda naman bilang lalaki sa lalaki, eh dapat naman talaga ganun na lang, no? Kumbaga, hindi na dapat palakihin pa. Sa mga away yan, sa mga ano, yung mga walang matino sa ano. Sa pag-iisip, oh. Ano ko lang, kalimutan natin lahat yan. Nakaibigan tayo dati dahil may mga sama tayo, kalimutan na natin. At kalimutan na natin na magkaibigan tayo, magkumpare tayo, kalimutan. Marabi, no? Magkaibigan at magkumpare pa pala sila. Pero kumbaga, nakakalungkot man isipin, pero tama naman yung sinasabi ni Champ Tata dito, no? Na talagang tapusin na nila yung hidwaan kung ano man yun. Para at least, talaga matahimik na lang, usapang sports na lang talaga, no? Ang pag-usapan dito, napakaganda naman talaga nun. At lahat tayo, no? Na mga Pilipino, magkakaisa sa mga boksingerong ipinagmamalaki natin. Para wala, no? Parang kakilala tayo, pero hindi na tayo kilala. Kalimutan natin, kilala kita. Oo. Oh. Wala nang away. Nakakasama lang loob nila kasi hindi na nila akong mapasama. Uh-oh. Kasi ako yung gusto nila. Pero dahil kaibigan ko kayo, kayo yung sinamahan ko, hindi na sila. Sila, tama. Kumbaga parang ang kay Casimero, hindi na niya mapush yung sarili niya dun eh. Kumbaga pag nandun siya, parang wala na eh. Wala na talaga siyang gana. Parang kumbaga eh, parang pag-ibig ba mga kapenyo? Na kung saan eh nawalan na ng gana etong si Champ, kaya kumbaga parang never na talaga siyang babalik. Even though na may sama nga daw sila ng loob, eh pwede naman daw siyang i-chat. Oh yan ha. Oh, manggal na yung mismo ko eh, boss Champ Quadro alas kasi meron ha. Oh. Hindi na natin pangalanan kung sino man yun sila. No. Kung pare ka man, kung kaibigan ka man, kapitbahay ka man, basta alam na natin kung sino ka man. Kaya ano natin, kasi kami ngayon, nandito kami, kung tumusuporta ka, suportahan mo na lang kami. Yan guys, sana. Sana masaya ka na tagumpay kami sa lahat ng laban namin. Tama. Lahat ng laban namin, nagtatagumpay kami.
hindi kami natatalo. Ilang beses na kami nagsama, hindi kami natatalo. Dayaan natin, kalimutan na natin kung sino ka man. Kung saan ka man ngayon, dyan ka lang. Dito lang kami. At tuloy yung pangarap namin. So yan yeah, mga kapenyo, napakagandang mensahe yan. Neto ni Utol General Casimero para nga sa kanyang mga haters. At kumpare, na kung saan nakaalitan niya. Alam naman natin lahat mga kapeyo kung gaano nakalalim no yung kanilang naging awayan nga. So sana nga maging peace-peace na sila. Ngayon darating na Pasko, alam naman natin Bermant na mga kapeyo. So sana nai-enjoy nyo rin kasama yung mga pamilya nyo. At sana mga kapeyo, hoping tayo kahit mismo ako talaga maging maayos sana sila. Anyway mga kapeyo, maraming salamat dito sa panonood sa panibago kong reaction video. At kung kayo nga tatanungin ko ano masasabi nyo dito sa mensahe ni Champ Tata, comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo. At lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga kapenyo. At kita ka sa nang tayo sunod kong reaction videos.